sinabi sa amin na may magsasalubog daw sa amin sa may airport. Pero yung sumalubog sa amin, lahat kayo, hindi namin lubos mag-isip kung paano nyo yun ang pull off. Alam niyo, kami-send yung cake ko, ay may sikreto ako sasabihin sa inyo. Pagkatapos nung dumating kami sa provincial capital kanina, sabi ko kay Senator Kiko, huwag ko lang napansin, ang sakit ka ng balakang ko. Si Senator Kiko, sabi niya, siya daw natulog na yung legs niya kasi pareho kami ng alambitin doon sa bana sinasakyan namin. Pero gusto ko lang sabihin, gusto ko i-emphasize, kaya masakit yung balakang ko sa legs ni Sen Kiko kasi napakaraming yung kanina. Kaya maraming salamat sa at hindi siya ordinaryong pagsalubong. Sobrang kami, happy-happy kami. Isama ko si Gobito sa van. Sabi ko kay Gobito, sobrang saya. Parang yung mga nandun, mga pamilya, kasama pa yung mga aso, lahat. Yung mga sasakyan nyo, nakadecorate. Yung mga tarpaulin, iba-iba yung itsura. Iba-iba yung itsura, yung gimmick, iba-iba, yung sinasayaw sa kinakanta, iba-iba. At yung sa pagkakaibang yun, nagtunog kagandahan ang ating movement. Diba? Ngayon, kasama ko si Senator Kiko, na siya yung magiging partner natin, hindi lang sa kampanya, pero sa mga susunod na taon, pagkatapos ng kampanya, talagpahan mo natin si Senator Kiko. Kasama din po sa aming grupo, Mr. Alex Lacson, former Congressman Teddy Bagita, former Congressman Gary Alejandro, siguro kayo representing kong Gary si Ito Kupami, this afternoon. Siyempre, nandito si former Congressman Erin Panyaga. Hindi po siya kandidato. Pero siya po yung isa sa mga tumutulong sa akin sa kampanya. Saka siyempre, andito po si Governor Lito Mascuruela. Si Governor Lito po, mula pa nung buhay pa yung asawa ko. Si Governor Lito na talaga yung kaibigan sa tumutulong sa asawa ko dito sa Negros. Saka siyempre, nasa na si Edwin? Nawawala na si Edwin. Kasi lahat kong pinagkakaabalahan ko dito si Governor Lito saka si Edwin yung laging abala. Pero gusto ko lang din, kung pwede kong bigyan niyo ako ng pagkakataon, i-greet yung ibang-ibang mga grupo na kasama natin ngayon hapon. Siyempre, uunahin natin yung mga speakers natin na tatlo. Mr. Cyrus Alcala, representing Tabanday Indigenous of Bulacan. Batang-bata pa, pero I am sure you will agree with me na mga husay. Joshua Villalobos. At syempre, nagkasama na kami dati at kasama namin sa pakikipaglaban para sa empowerment ng mga basang sektor. Indigo po, para pakasin namin. Nasaan yung mga Negros for Lenny na nandito? Ano, mga Negros for Lenny? Laban Lenny Negros for Ahon Laylayan Koalisyon. Ito, dyan yung Ahon Laylayan. Lakas ng Kababaihan Kinigaran. Pero ba, yun? Federation of Urban Poor. Ayun. Maraming salamat. Negros Team Lenny Robredo. All for Lenny. Good, all for Lenny. Sabihin nyo kung mali yung pag-pronounce mo ha. Idan Quezon Negros Occidental Incorporated. Tama ba? Paghimut Os Negros. Tama. Liberal Party Pakolod. Maraming salamat. Negros Lawyers for Lenny. Maraming salamat po sa inyo. Doctors for Lenny.
1.5 years na, di ba? Palagpakan po natin yung mga doktor natin ang kasama. Sila ay nag-aakay lifeline during the pandemic. Sabi ko, dapat pagod na kayo ngayon. Gusto nyo na lang mag-relax, pero nag-volunteer pa din kayo. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaisahan tungo sa kaunlaran. Maraming salamat. Albert Crane Foundation Incorporated. Maraming salamat. Partidong Manggagawa. Maraming salamat. Ikaw din pala, Inday. Carlos Hilago Memorial State College. Maraming salamat, ma'am. General Alliance of Workers Association. Ayan, maraming salamat, sir. Silent Majority Negros. Thank you sa inyo. Meron din po ang sabi sa akin, meron daw kami partners na nandito ngayon. Ito po yung partners, yung Ahon Lay Lion Coalition, kung naalala nyo, when we formed Ahon Lay Lion Coalition in 2019, yung pinakasadya natin, nakapag-form tayo ng People's Council, na inaasikaso natin yung iba't-ibang mga sektor, and yung ibang mga miyembro ay nababaan na natin ang tulong. Yung isa po doon, Kabungbungan Linggaho United Farmers and Farm Workers Association, or KALUFA. Ayun. Yung KALUFA ay nagtulungan natin mga kalabaw. Namit ko na sila sa Zoom. Kasi nagbaba tayo sa kanila ng 263,000 pesos. Pagpili ng mga kalabaw na tutulong sa kanilang trabaho. Nandito din yung Barangay Dos, Small Fisher Folk Association. Nandito po ba yung representatives? Wala yata ang representative. Ayun. Hindi, eto, nahuli yung pagsulat, Bikers for Lenny. Nandito ba yung Bikers for Lenny? Ayun, maraming salamat. Lasallians for Lenny, nakita ka sila kanina. Ayun, si Senator Pico po, lasalista ito. Pareho ng yung asawa ko, lasalista din. So maraming salamat sa inyo. Tapos yung Ituman Maghat Bukidnon Association in Padlan, na-meet ko na din sila by Zoom. Imba, yung ating tulong sa kanila ay yung kanilang capitalization for rice retailing. Murcia Women's Association, lakas ng kababaihan. Baka hindi na sila pumunta kasi bukas. Ah, meron. Ayun, nandun po sila. Bukas pupuntahan natin sila. Panasan Small Fisher Folk Association. Meron ba dito ang representative? Small Farmers Agrarian Reform Beneficiaries. Ayun, walang representative. Pero sila po ay aming partners sa aming Sustainable Livelihood and Training Program. So again, masaya pa sila ako, nakasama ko kayo ngayong hapon. Pero hihingi po ako ng paumanhin. Kailangan po tayong sumunod ng mga protocols. Kailangan tayong sumunod ng physical distancing. Kaya po yung pinayag lang natin ay representatives. Baka sakali kung nagtatampo yung mga grupo ninyo, masabi po sa kanila na babalik ako pagkampanya na mismo. Para magpagbigyan po natin lahat. Ngayon po kasi kailangan pa tayong sumunod. Ngayon po ay bawal pa kampanya kasi ang official campaign period is February 8. Pero having said that, ngayon hanggang sa official campaign period, napakarami nyo nang ginagawa at napakarami pang pwedeng gawin. Pero siguro kung pagbabalik tanaw lang, hindi kami po ni Senator Kiko, pareho namin hindi binalak tumakbo. Si Senator Kiko po, naghahanda siya para sa isang senatorial run. Ako naman po ang pinagkakaabalahan ko ma-unify.
ma-unify yung opposition kasi yung paniniwala ko, mas mabuti sana magkaroon ng unity ticket. At pag nagkaroon ng unity ticket, handang-handa akong hindi nakakandidato sa isang national post. In fact, pinaghahandaan ko po yung aking pagtakbo for a local post. Dalawang buwan ko pong inasikaso, dalawang buwan ako nag-exert ng effort para magkaroon sana ng pagkakaisa kahit iba-iba yung aming pinanggalingan, magkaroon sana ng willingness na mag-usap-usap para isa lang yung ilalaman natin kasi alam natin na napakahirap ng panahon ngayon. Kanina sinasabi ni Joshua, di ba? Kanina sinabi ni Joshua, ano ba yung political situation natin? At talagang marami yung mga threats sa bansa natin na yung mga hindi magandang nangyayari pag hindi tayo nagkaisa, baka patuloy pa din na mangyari. Pero kahit dalawang buwan kong pinagpaguran, nung malapit na mag-filing ay nag-collapse yung mga talks. Nung nag-collapse yung mga talks, yung una ko pong desisyon ay i-assess ko na lang kung sino yung tutulungan ko. Akala ko papunta na ako doon. Pero all of a sudden, nanominate tayo ng isang bayan, at after tayo manominate, doon na nagbago yung decision. Yung nomination ko one day before filing. Yung nomination nangyari September 30, October 1, ay filing na. Humingi ako ng konting oras para plansyahin lang yung mga diskusyon. Nag-desisyon po ako ng Lunes na hapon, dinext ko na si Senator Kiko. Dalawang araw pagkatapos noon, nag-file na ako. Pagkatapos ko mag-file, si Sen. Kiko na yung nag-file. Pero aaminin ko po sa inyo na umumpisa, mahina yung loob ko. Mahina yung loob ko dahil mahirap yung pinagdaanan ko in the last 5.5 years. Ang para po sa akin, saka para sa mga anak ko, parang dinedeserve ko naman magpahinga dahil ang parating ang description ko, parang pumasok ako sa fraternity na hinihising ako ng 5.5 years. Na sinusubukan ko lang na nakatayo pa din kahit kaliwat-kanan yung pagbubukong na natanggap ko. And finally, andito na yung 2022, parang at the back of my mind ay salamat matatapos na ito. Matagal na po akong pabalik-balik dito sa Negros Oriental o Occidental. At sa mga una kong punta, ikwento ko na yung aking journey. Karamihan sa inyo narinig na yung pinagdaanan ko. Sa amin pong pamilya, hindi naman ako yung politiko. Sa amin pong pamilya, yung asawa ko yung politiko. Yung asawa ko po, 6 na termino ng mayor ng Naga. Habang politiko po yung asawa ko, yung first part ng kanyang pagpupolitiko, estudyante po ako. Nagtatrabaho ako full-time during the day. Pagkagabi ay nag-aaral ako ng abogasya. Natapos po ako ng law after so long. Natapos po ako ng law, dalawa na yung, naging abogado ako, dalawa na yung anak ko. Mahirap yung pinagdaanan ko. Nag-aaral po ako. Tatrabaho ako full-time, asawa ako ng mayor, marami akong mga responsibilities, pero natapos din. Pero nang natapos po ako, klaro sa akin, na ang gusto kong klaseng pag-aabogado talagang pagtulong sa mga mahihilang. Yung pinakauna ko pong trabaho bilang abogado po ako sa PAO, Public Attorney's Office. Yun po yung una kong trabaho hanggang after my stint sa PAO. Nagtrabaho po ako sa isang NGO. Ang pangalan ng NGO, Saligan. Sentro ng Alternatibong Lingang Panligal. Ang klase po ng pag-aabogado namin, immersed kami sa communities. Ang kausap po namin, mga magsasaka, mga ISDA, mga IPs, laborers, women and children, urban poor. So yung lahat na basehang sektor, hindi po kami yung mga abogadong nasa law office, naka maayos na damit, ergo ng opisina, naghihintay ng cleaning.
ko ng pag-aabogado namin, nandun kami sa communities tumitira. Nandun po kami sa communities tumitira. Ang ginagawa ko namin, yung mga batas patungkol sa mga sektor, isinasalin namin sa dialect. In fact, meron po kami community dito sa Negros dati, pero ang assignment ko po Bicol. Sinasalin po namin yung mga batas, tinuturo namin sa mga basehang sektor, sa paniniwala na pag-alam ng tao yung kanyang karapatan, mas nasa magandang posisyon siya para ipaglaban yung kanyang mga karapatan. Ganun po yung naging buhay ko for more than 10 years. At akala ko yun na yung magiging buhay ko forever. Kasi masayang-masaya ako sa ginagawa ko dati. Pero na-aksidente yung asawa ko. Na-aksidente po yung asawa ko 2 years after siya ma-appoint as DILG Secretary. Nung na-aksidente po siya at hindi inaasahan mawawala siya sa amin, nang wala kaming paghahanda, doon po nabago yung aming buhay. Dahil po politiko yung asawa ko, nung na-aksidente po siya malapit ng mag-filing for the 2013 elections, nung nawala po yung asawa ko, yung local party namin ng away-away. Sinubukan ko ayusin yung away sa local party. Nung hindi na nila maayos on the last day of filing, 4 o'clock in the afternoon, ako na yung pinulang na magkandidato. Ako po ay parang ano lang ako, parang emergency quit ng party. Dahil hindi sila nagkasundo ako. So, nung ako po ay kumandidato for Congress, klaro sa akin na kung mananalo ako, one term lang ako. Kasi hindi naman yun yung buhay ko. Hindi ko po inaasahan nun kung gaano magiging mahirap yung aking eleksyon. Ang kalaban ko po, isang napakalakas na political dynasty sa amin. At dahil nakaupo sa amin pong distrito, 8 LGU, isa lang yung kakampi ko. Isa lang yung kakampi ko, mayor. 186 pong barangay, 25 lang ang barangay captains na sa akin. Wala po akong pera, wala akong pangkampanya. Ni isang rally, wala ako. Kasi hindi ko kaya magbayad ng sound system. Kung ano man yung konting nakuha ko, iniipon ko yung pambayad ng aking watchers. Pero dinaan ko sa sipag. Habang nagrarally kong na napakalaki yung aking kalaban, ang dami niyang singers, ang daming dancers, may mga raffle, ang daming tao nag-a-attend sa rallies niya, ako po nagbabahay-bahay. Dahil yun lang yung kaya ko. Pero pagdating ng eleksyon, landslide yung aking pagpapalaki. Doon po ako nabuhayan. Doon nagpalit yung aking paniniwala. Kasi paniniwala ko po habang nagkakampanya ko. Nakikita ko kung ano yung papel ng pera sa kampanya. At nakita ko na hindi ito yung mundo ko. Sabi ko kung kailangan gumastos ako ng ganitong pera, hindi na lang ako kakandidato. Tatapusin ko na lang itong kampanya ito. Pero kung nanalo ako kahit walang wala ako, parang na-restore yung faith ko sa tao. Na kahit yung tao na nangailangan, ang tao, pag binigyan mo siya ng alternative, parating ang pipiliin niya pa din yung mabuti at yung tama. Kaya nung miyembro na po ako ng Congress, pinag-usayan ko talaga. Pinag-usayan ko, very active ako sa legislative work. Walang linggo na hindi ako umuwi sa amin for constituency work. Sobrang sipag ko, pero ang nasa isip ko nun, parang legacy building kasi one term lang ako. Yung babalik ko sa akin, kasama ko na sa lahat na lahat. Kasi sabi ko sa kanya, pagsimulan ko na ngayon kasi ako last ko na kung hindi na ako makakandidato. Pero hindi pa natapos yung 2015, kandidato na ako para VP. Alam ko ng lahat na hindi ako yung first priority. Hindi ako yung first choice, hindi nga ako yung second choice. Pero ako fulfilling a duty to the party. Kumandidato ako.
or VP. Nung pumag-data pa ako, nung in-accept ko yung hamon, anim kami kandidato, pang-anim ako sa anim. 1% po ako nung nagsimula. Yung akin, naalala ko po yung front runner at that time, nasa 40%+. So parang ang kapal na mukha ko, di ba? Ang kapal na mukha ko to even think I had a chance at it. Pero dinaan sa SIPA. Ako po walang makakatalo sa akin sa SIPA. Talagang masipa ako. Over 4% na ako. End of November, 7% na ako. Pero nung end of March, biglang number 2 na ako. Paunti-unti, from 5, from 6, naging 5, naging 4, naging 3, matagal ako sa 3. Ilang buwan ako number 3. End of March, after the first debate, naging number 2 na ako. And end of April, number 1 na ako. Ako yung bagong salta dahil yung lahat na kalaban ko mga sitting senators. Pero again, na-restore yung faith ko sa tao. Na pag ang tao nakilala ka, naramdaman yung sincerity mo. Naramdaman niya na importante ka sa'yo kasi pinupuntahan mo siya. In the end, pipiliin yan pa din kung ano yung tama sa mga buhay. Pero ngayon yung 2021, dahil nga sa experience ko in the past 5.5 years as Vice President, iba ang sitwasyon. Nung naging VP ko ako, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng hirap yung dinanas ko. Lahat na pangungutsa, lahat na fake news, hindi ako welcome sa mga official functions, hindi ako naiimbitahan. Napakarami kong pinagdaanan, pero ako po klaro sa akin. Klaro sa akin na basta paghuhusayan ko ang pagka-VP ko, hindi ko iaalaw yung kakulangan ng opisina namin sa pera, sa mandato, hindi ko yung hahayaan na maging sagabal sa trabaho. Basta ang promise ko sa sarili ko, etong 6 years na to, I will give my all. At yun po yung aking hindi ako naging concerned sa bashing. Hindi ako, nakita niyo naman, hindi naman ako pumapatol. Kasi iniisip ko, wala naman ako ambisyon eh. Wala naman akong interest na lumaban sa 2022. Basta gagawin ko lang yung aming trabaho. And, kaya na sabi ko kanina, I have exerted a lot of effort in trying to unify everyone. Pero when that didn't happen, running became a duty. Yung parang ko sa akin, sige, alam ko mahirap, alam ko ang baba ng numbers ko, kinakantsawan ako na 3% lang naman ang supporters mo. So sabi ko, di bali na basta magbibigay tayo ng alternative. So ako po, nag-file ako without any expectations at all. Pero nag-announce ako noong October 7. Actually po, ngayon pink yung kulay namin. Pero tingnan niyo yung suot ko dyan. Yan yung araw na nag-announce ako, naka-blue ako. Kasi ang sabi ko sa akin, lucky color ko daw blue. So pumunta ako noong October 7 umaga sa opisina, naka-blue ako. Pero pagpasok ko sa opisina, yung gate namin punong-puno ng mga pink ribbons. Tapos ang daming supporters na pumunta, naka-pink. Kaya kung titignan nyo dyan, nakahanap ako ng pink ribbon. Nilagay ko yung pink ribbon sa aking blue damit para makiisa sa tao. So nag-announce ako. Pag-announce ko, eto po yung hindi ko inaasahan. After the announcement, all of a sudden, yung social media feed na puno ng pink.
at ang sabi sa atin, yung mensahe mo nag-resonate sa amin kasi ganun din yung aming pakiramdam. Kaya sa akin po, from October 7 until now, every day, yung pagkamangha ko sa tao, sobra-sobra. Ako hindi ko alam kung yung ibang-ibang grupo dito, paano na form. Pero very common na pinagkwentuhan kami, hindi kami magkakakilala. Diba sa Manila, uso po yun. Hindi kami magkakakilala, nag-message-message na kami sa kanya-kanyang Facebook page. Tapos nakapag-organize na kami. Maraming masyadong ganun. I have been attending a lot of Zoom meetings of volunteers. Gulag na ako kasi each and every time I attend, 1,000 ang attendees. Nasasabihin pa nila na meron pang 1,000 na hindi nakapasok na sa Facebook Live na lang sila. So iniisip ko, asan pa ito dati? Na parang akala ko napaka-konti lang natin. Pero all of a sudden, gusto nang tumulong yung lahat. At iba-iba yung ating mga tarpaulin, dahil ang tarpaulin hindi sa amin galing. Kanya-kanya kayong papel. Tingnan niyo naman, kahit yung pink natin, iba-ibang shade, di ba? Kanya-kanyang papel, kanya-kanyang style, kanya-kanyang design. And I think ito yung biggest blessing sa lahat. Kasi hindi na lang siya conventional na kampanya. Kasi ang conventional na kampanya, pagkandidato ako, pagkakaabalan ko na mag-organize ng tao, maghanap ng ad agency na gagawa ng mga ads namin, na magpapadesign ng mga tarps, ngayon naunahan na kami lahat. Ang dami ko ng tarps na nakikita, ito pa yung pinaka-nagulat ako. May nagtitinda ng tarps at maraming bumibili. Ano dati, pagkandidato pa, ikaw yung magbibigay ng lahat. Ngayon, wala pa kami pinapapril. Diba dito na, meron pa yung mga tarps sa mga lumesa nyo. Pagtignan natin, iba-iba. I am sure kanya-kanyang gastos yan, di ba? Yung mga t-shirt, kanya-kanyang kapril. Kung ano-ano merchandise ngayon, available, nakakagulat yung outpouring ko. Ako ayaw mo siyang tawagin na support. Kasi tingin ko yung laban nyo, kaya kayo sobra yung energy. Hindi ito simpleng pagsuporta sa akin. Pero yung pakiramdam na laban nyo din ito. Alam ko na iba sa inyo nakikipag-away, kung
Pero para sa akin, merong mas maayos na paraan para depensahan, hindi lang ako, pero tayo lahat. At yung paraan na yan, yung mas mahinahon, ito yung mas may puso na paraan. Parati kong sinasabi na, imbes na nakikipag-away tayo sa social media, bakit hindi tayo maghanap ng mga activities na I'm sure you are all doing now? Yung pagsisilbi sa communities para ang ipaparamdam natin what a Lenin presidency would feel like. Na ang mga tao hindi naglalaban-laban, na ang mga tao nagkakaisa dahil sa pagmamahal sa bayan, na meron tayong kuwang kahit sa mga tao hindi pareho yung paniniwala sa atin, na tayo ay nag-iintindi. Kaya parati kong sinasabi, madali makipag-debate, radikal ang mga so para sa akin, pag in-exercise natin ito, mag-exert tayo ng panahon, effort to reach out, masustain natin yung efforts natin, mas magparami pa tayo, magtatagumpay tayo sa mayo. Babalik ako pag campaign period na. Hopefully, alam ko marami dito ang hindi naman kalabaholod. Hopefully, makaikot tayo sa buong probinsya. Alam ko marami ito. Yung mula dito sa taas, hanggang doon sa Hinubaan. Anyway, ang Hinubaan, pinupunta ako yun kasi may community kami doon. Pero tayo yung mag-exert ng effort na mag-reach out. Iba na yung kampanya ngayon, hindi na yan dati. And sa atin, nire-refuse natin sabihin ang kampanya ito, pero movement. Movement natin lahat. Hindi na po ako yung magpapagod, pero tayo lahat sasamahan mo ako. Kaya sa atin po, I look forward na sama-sama tayo together with Senator Tico, together with our Senator Yasley, na ipaparating natin ang personal ang mensahe natin sa mga kasama natin. Pero as of now, marami tayong mahirapan trabahuin. Pero please know na we are very, very appreciative of your love,